Witty. Witty. Mukha ka daw mabait. Para ka raw hindi nanunugod. Oh. Ang sexy mo. Hubad ang katawan, oh. Palo. Wala nang balahibo. Paano? Parating sumusugod. Away dito, away doon. Kaya, ganyan ang mangyayari kay Witwit. Na-stress na. Witty. Buntot mo, wagas na. Oh. Hindi ko na po sila pinaliguan. Gawa ng... Bigla kong naisip na from sabong, syempre masakit ang kanilang katawan. Eh, kung paliguan ko kaagad, baka mamaya lalo lang matrigger. Kaya, inahayaan ko na muna. Sa ibang araw ko na lang sila papaliguan. Nag-aaway kasi silang dalawa ni Kahel kanina. Binuhusan ko ng tubig, pareho silang basa. Para na rin silang naliligo. Eh, siyempre, para lubos-lubos din na sana, papaliguan ko. Bala ko sanang papaliguan. Kaso, ayun nga, dahil sa sabong, away, may marami silang kalmot. Si Kahel, natanggalan ng kuko. Kamukha din kay Witty noon na natanggalan din siya ng kuko nung nakipag-sabong siya sa bubong ng kapitbahay. Gawa nung may sumugo nitong stray cat, hindi naman din tinantanan nitong si Witty. Kaya ayun, napasubo. Kaya, ito ulit na naman kay Kahel. Ganito po siya mga ka-cat lover, once na na-stress, naglalabasa ng kanyang kwano, yung sa allergy. Bukod pa sa mga kalmot na yan, yan o. Kaya lalo siyang nakakalbo, ayan mga kalmot din yan. Lalo siyang nakakalbo gawa ng, ayan yung sa mata o. Buti hindi, ayan meron pa sa kwano, sa gitna ng mata niya, ay to. Sa may pagitan ng mata niya. Kaya, sabi ko nga sa kanya, wag na siyang makipag-away para hindi maubos ang kanyang balahibo. Ayun, may ito gawa ng may nagbabarena, nag-aayos ng bahay dito sa kabila. So, ganyan po ang nangyayari. Buti na lang, itong mata, hindi natamaan. Hindi nakalmot. Ito lang banda sa gilid. Swerte lang. Kasi once na natamaan ang mata, nako, mas delikado. Kamukha nung kay Kahel na napalaban din sa straight cut. Yung kanyang tenga rito, nakawit. Tapos, after ng ilang days, namaga, nagkabukol. Buti na lang naagapan ka agad ng snake plant. Mga 4 times kong nilagyan hanggang sa pumutok. Nung pumutok, hinayaan, pinatakan ko ulit. Then after nun, pinayaan ko na siyang mag-self-healing. So ayun, okay na ang kanyang tenga. Kaso, hindi naman maiwasan na itong si Witty. Hindi ko alam bakit ganun ang trato niya kay Kahel. Mainit ang dugo niya. Dahil na rin siguro sa hindi niya maipaliwanag ng kanyang naramdaman sa katawan. Dahil nga naman kalbo na siya, tapos hindi niya maipaliwanag hindi niya maintindihan. Kaya ito siya, nagpapahinga. Buti na lang natuyo na. Kahel, Witty. So hanggang dito na muna mga ka-cat lover ang maibahagi ko sa inyo regarding sa aming mga alaga, kung ano ang kanilang daily routine at ang karakter nila sa bawat araw. So, bibili pa ako ng ano pala, Witty. Oo nga, ang ibon. Kasi meron po kaming isang inakay dito na bulabog gawa nung binago ko sila ng cage. Tapos,
Yung isang inakay, minomonitor ko kasi baka mamaya, dahil na-stress ang magulang, baka hindi pakainin. Kaya pupunta ako ngayon sa botika. Sana merong available na Cerelac para na ipapakain ko. I-handfeed ko ang inakay. First time kong mag-handfeed. Pero dinadasal ko pa din na pakakainin ng parent ang kanilang inakay. So, ayan po ang parent, isang pair na mayroong inakay. Sinama ko pati ang cage na maliit. Andyan po ang isang inakay. So, nasa loob po. Hindi ko muna tinanggal dyan. Tinakpan ko muna yung bagong cage nila para hindi sila, yung dalawang yan, hindi mag-attempt pumasok dito. Kasi once na pumasok sila rito, ang tendency po, malimutan na nilang pakainin itong inakay. Kaya, pansamantala ko munang sinara ito. Then, later, pag nakababa na itong inakay, anytime pwede ko na siyang buksan. Pero ngayon, pansamantala muna. So, sana ay pakainin nila ngayon, dahil kung hindi, obligado akong bibili na ngayon ng Cerelac. And kanina, hindi ko tinakpan yung sa likod. Medyo awang po yan. Buti na lang naisipan ni Mister na lagyan ng harang sa likod para kahit paano po meron silang privacy. So ayun, medyo okay na sila. Relax na. Kanina, wala silang tigil sa kakaiyak na nibago sa kanilang bagong bahay. So, oy, Lila! Ano nangyari, be? Wag, be! Ito yung aming Lila. Nilagyan ko na po ng plastic screen. Kasi pag hindi ko lalagyan, pag isa sa mga ibon namin na nandun sa sulok, tapos andyan yung isang alaga namin pusa. Ang tendency, kakawit, syempre, hindi maiwasan na makalmot. Maselan pa naman ang mga ibon sa kalmot ng pusa. Kaya, inagapan ko ng lagyan ng plastic screen. Ayan si Lila, nagbabantay sa gilid. So, ayan ang aming mga alagang aswan. So, maingay po yan gawa nung nag-aagawan sila sa isang hen. Both, ano po yan? Cock. Ang pinaka-original po talaga, itong ito, tsaka ito. Yan ang mag-pair. Tapos, ito yung original na tatay. Nagustuhan niya ito. Kaya, hindi niya natin ang tanan. So, ayan ang masasabi ko sa inyo, mga kakat lover. So, saan man tayo naruroon, parati po tayong mag-iingat. Lalong-lalo na sa pagmamaneho. And huwag po tayong makalimot tumawag sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Bye! Thank you for watching!